Gusto nyo bang maging happy ang morning nyo? Tutok na sa mas pinaganda, mas pinasaya, at mas kagigiliman yung morning show sa radyo, ang Happy Morning Show. Kasama ang ating happy host na si Miss Horizon Chaser. Tuwing Martes at Huwebes, mula alas 9 hanggang alas 10 na umaga. Dito lang sa DWBL 1242 kHz. Happy Morning Show! Dahil gusto namin, lagi kayo happy! Happy Morning Show! Ikaw ay nakikinig kay Miss Horizon Chaser. Tagapakinig sa amang sulok ng mundo. Happy morning buong Pilipinas. Happy morning po sa mga magsasaka natin dyan. Alam ko nakakaabot kasi ang happy morning DWBL dyan po sa ang lugar yun, ano? Arnold. Basta sa mga probinsya po natin kasi mas malakas po talaga ang DWBL. Happy morning po sa mga taga Olonga po City. Okay, narito na po ating programang Happy Morning sa araw ng Martes.
March 1. At napapalupo sa programa sa ating kalusugan ang ating turismo at ang Dermis Horizon Chaser. At yung ating kalusugan, ang inyong antabayanan. Nako, malnutrition, malaking suliranin pa rin po sa bansa. At syempre pa, yung ating turismo. Dahil isang pangglobong industriya po ito. So mas maganda ay medyo pag-uusapan natin iyan sa ating turismo. Ano po? Kung ano pong nangyayari na sa pangglobong industriya. At syempre po, para sa ating Dermis Horizon Chaser. Nako, utang gerang pren. Ano yun? Palitan natin ng words. Wag naman ito kasi mamaya madulas tayo eh. May iba nang sasabihin ko. Palautang na lang na kaibigan. Di ba mas maganda-ganda dyan, Lisa, no? Kaysa yung utang gerang friend. Sino na nga ba nagpadala nito uli, Miss Lisa? Ayan, so... Ayan ha. So, utang gerang friend or palautang na friend na kaibigan. Palitan po natin yan. At maaari po ninyo itong mag-text, ganoon. Kung ano po inyong mga komento. At papakinggan din na po natin. At kasama po yan sa paraffle draw natin. Itong Dermis Horizon Chaser. So lahat naman ay may mga pinagugutan talaga. At maaari makakarili po yung iba dyan. Okay, at isusunod na po natin ang ating kalusugan. Happy morning! Happy Morning Show! Ikaw ay nakikinig kay Miss Horizon Chaser. Para naman sa gustong mag-travel, nariyan ang Inland Tour and Travel Agency. Matatagpuan sa Corporate Building, 2nd Floor, 240 Rizal Avenue Extension, Puerto Princesa City, Palawan, Philippines. Telephone number 6348-723-1629 or 6348-434-1508. For your hair, gumamit ng organic materials, ang Green Salon ang bahala. Matatagpuan ito sa 12A Camuning, Quezon City, in front of Delgado Hospital, telephone number 410-0054 or 0998-8628-065. Sa gusto magpadisenyo ng lugar, building, bahay, ay ang Studio Supremo Architectural Design ang bahala. Ang international ang disenyo ni Architect Errol Supremo. Ang Happy Morning Program sa DWBL 1242 kHz ay hatid sa inyo ng Health Insight Wellness. Ang kape at choco na gustong-gusto ko to, na siksik at liklik sa lasa. Dahil sa 15-in-1 ang herbal nito. Located at 164 JNS Mansion, Unit 105 Ground Level, Mother Ignacia Avenue, near EDSA South Triangle, Quezon City, telephone number 351-4239 or 0947-487-0277. Health is wealth. Kaya para mas mapangalagaan ng tama ang iyong kalusugan, tutok na sa Kalusugan at Siyensya sa Happy Morning Show. Para sa pagbabalik ng ating kalusugan ngayon, malnutrition. Malaking suliranin na po pala ito sa ating bansa dahil
kahit ang kahirapan daw ang dahilan. Ayon sa Philippine Coalition for sa Advocates for Nutrition Security, at talaga naman pong patuloy pa rin itong malaking suliranin na to sa ating buong, hindi lang pa sa Pilipinas, sa buong mundo na po talaga, at particular na po sa mga mahirap na bansa, itong malnutrition na dito ay kabilang dyan ang Pilipinas. Nako. At ayon po kay Ms. Diane Ame Rodriguez at si Vice Lead Convenor ng Philippine Coalition for Advocates for Nutrition Security of PhilCan, ay ang Pilipinas nga daw po ang pinakamataas na bilang sa maraming bansa ang pagka naroon po ng malnourished at ang stand po nito na bansot itong mga bata. Mahirap na pala tayo at talagang walang yung akala ko maunlad na ang Pilipinas. Hindi naman po pala So, yun ang itong lumabas na report sa atin sa ngayon na kung saan po ay pinakamataas na bilang pala ang Pilipinas sa pagkakaroon ng malnourished po ng mga bata natin. At sinabi pa nito na malaki po yung epekto ng malnutrition sa paglaki ng bata dahil yung physically nito at mentally po nito ay sinasabi din nila na sa 4 po sa 10 mga bata sa mga mahirap na bansa ay malnourished po talaga. At ito po ay nagiging dahilan lang ng pagkapinsala ng kanilang katawan at yung kanilang utak. Apektado rin po nito kapag malnourished po ang mga bata. So kaya naman po, dahil sa kanilang huling bahagi ng pananalita doon, ay binigyan din po ng diin na kung ang bata ay namatay or namatay na, maaari namang pong maiwasan talaga, or namatay na maaari namang maiwasan na maging bansot or hindi po na-develop ng maigi ang utak nito dahil sa kahirapan, ay sino ang responsable daw po nito? Yun ang tanong So, talagang bakit kaya nagkakaganon? So, sa panahon natin ngayon, dito sa ating bansang Pilipinas, marami pong tumatakbo ngayon sa politika para mamuno. At kasama ito sa mga pangako nila, diba Arnold, na magkaroon po ng tamang pagkain ng ating mga kababayan, magkaroon po ng tamang trabaho, kumikita ng malaki yung ating mga kababayan. Pero po, ilang dekada na ba ang nangyari, na kung saan mga pangakong ito dekada na rin, pero bakit ganito hanggang sa ngayon? Lumabas itong report na ito, ang Pilipinas ay kasama sa buong mundo na pinakamahirap at malnutrition po ang mga kabataan. Kaya po, nasaan ang mga pangakong ito? So, nakakalungkot man, pero sana nga po ay mabigyan ito ng tugon sa ating mga namumulitika dyan na taos sa puso na magserbisyo sa ating bansa. Sila ang may responsibilidad dito kapag po sila ay nanalo. Pero ano pa nga bang aasahan natin kapag po ang pangako ay laging napapako? So yun po ating kalusugan ay hatid po sa inyo ng Healthcare Enterprises Maneha Inc. At para sa mga gusto pong magpaluto dyan ng healthy food at maiwasan itong malnourished na ito, ay free naman po yung kanilang healthy presentation sa healthcare. Happy Morning Show! Ikaw ay nakikinig kay Miss Horizon Chaser. For your hair, gumamit ng organic materials, ang Green Salon ang bahala. Matatagpuan ito sa 12A Kamuning, Quezon City, in front of Delgado Hospital, telephone number 410-0054 or 0998-8628-065. Para sa maayos na kinabukasan at mabilis ng serbisyo, ang S-West Bank Bonnie Serrano ang bahala sa iyo. Check, sigurado ka sa happy lifestyle mo!
Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Halina't samahan niyo kami pasyalan ang magagandang lugar at tanawin sa ating bansa. Alamin ang mga specialty goods na maaaring pa natin pagkakitaan dito lang sa turismo at negosyo. Ibabalik naman po natin ang ating happy morning program ng ilang minuto lamang dahil napakaganda po itong turismo. Ano po? Dahil ang turismong ito ay isang pangglobong industriya, kaya dapat maintindihan po natin kung anong napapaloob po sa pangglobong industriya na ito hinggil sa turismo. Kaya narito na po ang ating segmentong turismo. Ang tanong, kailan mo ba or kayo mga listeners natin dyan ng Happy Morning, kailan ka huling nagbiyahe at sinabi mo rin sa iyong sarili na kailangan kong magbakasyon? Lisa, kailan mo ba sinabi sa iyong sarili na magbakasyon ka na? Ano yung last? 3 months ago daw. Si Arnold, wala na yatang bakasyon ito, Arnold, kaya makinig ka. At ito nga ang turismo na ito po, mga mahal at tagapakinig. Marahil nga po ay nadarama na nga po natin na kailangan talaga nating magbakasyon, ano po. At dahil sa mga kaigtingan na absorb, ano po. At nakapaglakbay na po ba tayo sa napakalayong lugar para magbakasyon, baka naman po dyan lang tayo sa tabi-tabi. Pero at least bakasyon pa rin yun, hindi ka nagtrabaho. Pero ito po ha, yung kalagayan ng industriya ng turismo. Dahil kamakailan lamang nakaraang mga siglo po ito, karamihan daw po sa mga tao sa buong mundo ay hindi regular na nagbabakasyon po pala ayon sa nakitang pag-re-report. Ano po? At karagdagan dyan ay gumugugol ang karamihan sa kanilang buong buhay sa loob lamang po ng ilang daang kilometro mula sa lugar kung saan sila isinilang. Yung paglalakbay po kasi, lingit sa ating kaalaman, ay ito yung malalayong lugar para sa ating mga kaluguran, sa ating edukasyon, o yung mga privilehyo po sa mga maliliit na grupo po at mga mahilig makipagsapalaran kasama dyan, o yung mga mahiyaman lalo na po ay talagang sila po ang mahilig magbakasyon ng napakalayong lugar. Ano po? At dahil nga po dito, daang-daang libong tao ang nagkakapagpaparoot pa rito po sa kanilang sariling bansa at maging sa buong globo. Ang tanong, ano ang nagdulot ng ganitong pagbabago? Noong araw talaga po, usong-uso talaga yan. Napakahilig maglakbay ng mga tao sa mundo. Pero sa panahon natin ngayon, kumusta na po kaya, ano po? So eto nga pagkatapos ng pag-unlad ng industriya na iyan, alam niyo po ba, milyong-milyong tao pala ang nakibahagi sa paggawa ng mga kalakal at paglalaan ng mga serbisyo. Kaya po, nagbunga naman ito ng mas malalaking sahod at ng bandang huli, ay higit nakita na po ang ipinagkaloob dahil lamang dyan sa pagbabakasyon na ito. Kaya ang biglaan at malaking pagsulong sa teknolohiya ay kumita rin po ng itong mga makina natin at pumalit yung mga kalakang bahagi po ng trabaho nga nangangailangan po ng maraming manggagawa. O, diba? So yun ang nangyayari ngayon sa atin dahil nasa high-tech na tayo. Kaya pinangyari nito na magkaroon ng higit na panahon sa paglilibang itong maraming tao dahil stressful na rin. Kasi dati nga po, ngingin sa ating kaalaman mga listeners, no, sa mga nanonood dyan sa YouTube na kung saan po talagang mga panahon noon talagang gustong-gusto lang is magbakasyon. Pag sinabing bakasyon, hindi ka nagtatrabaho, wala kang ginagawa, talagang mag-relax ka. Kaso ano nang nangyayari sa mga nagbabakasyon na po sa atin ngayon? Yung mga bakasyonista natin, trabaho pa rin. Dahil mabilis na rin po kasi talaga ngayon na maghanap ng hanap buhay dahil sa ating teknolohiya. So ngayon, dahil sa mga salik na ito po, mga listeners natin, noong kalagitnaan ng dekada, noong 19,000 na lamang po, tingnan natin,
yung pagdating nga po ng mas abot kaya nga transportasyon ng araw, magkano lang ba yung mga pamasahe? At ito po ay naging dahilan din sa pagdagsa ng mga turista dahil mababa lamang ang pamasahe. Pero pagkatapos po noon, sa pamamagitan po ng pagpapadala ng mga larawan doon sa malalayong lugar tungo sa mga tahanan po sa buong daigdig, pinukaw naman po nito ng bagong na imbentong industriya sa komunikasyon itong mga hangaring maglakbay. Kasi pasulat-sulat lang tayo nung araw, di ba? So bago natin babalitaan yung kalagayan ng mga kababayan natin sa ibang bansa, mga kamag-anak po natin, magbibilang muna tayo ng ilang araw, 2 to 3 days bago natin malaman dahil lamang sa sulat. Pero mabilis nga ang panahon, nagbago po ito at may na mga na-invento na po ito na paraan ng komunikasyon na mas mabilis. Kaya ang resulta po nito, dahil sa mabilis yung paglawak po ng pangglobong industriya ng turismo, ayon doon sa World Tourism Organization, na ang bilang po ng mga taong naglalakbay patungo sa ibang bansa ay darami pa daw po mula 613 million noong 1997 pa lang yan hanggang 1.6 na bilyon pagsabit ng taong 2020. So yan po yon ang bilang na, no? At na wala pong nakikitang posibilidad na maging matumal itong industriya po sa panahon natin sa ngayon dahil naging kaakibat na po sa paglaki na kahilingan sa mga sa larangan na ito po yung pagtaas sa bilang ng mga negosyo, mga resort at mga bansa na naglalaan po ng mga serbisyo para sa mga turista. So, yan. Kaya hindi po natin naasahan na bumaba po yung bilang ano po ng mga naglalakbay. At pinasok yan ng maraming bansa pa itong tinatawag na merkado po ng pagtuturismo. Kaya patuloy na tumataas ang bilang ng mga nagtuturismo dahil nga po nagkaroon ito ng tinatawag na merkado. Dahil sa mainam na kalagayan po ay nakinabang naman po ang lahat sa turismo. Kaya ang turista ay lingid po sa ating kaalaman ay nakakatakas po ito sa kanyang normal na routine at naaasikaso niya pong mabuti at nalilibang naman po o natututo po ang mga nagtuturista po sa atin. Kaya naman talagang kahit siguro maliit na bata, talagang hangarin niya pong maglakbay. Dahil talaga naman pong marami po tayong nakakapakipakinabang sa ating sarili kapag po tayo ay naglalakbay. Kaya hindi po natin aasahan ito na bababa ang bilang ng mga turismo sa buong mundo. Kaya po, ang international na turismo ay isang mabisang paraan talaga yan upang makakuha daw po ng salaping banyaga. Kaya karamihan sa mga bansa ay nangangailangan po sila ng salaping banyaga din upang mabayaran lamang itong mga kalakal at serbisyo na dapat nilang angkatin. Kaya po, sa katunayan nga daw po, sinabi nga po ng report ng WTO na ang international na turismo nga daw po ang pinakamalakas na kumita ng salaping banyaga sa buong daigdig. Oh, take note yan ha. At sa isang mahalagang salik sa na balanse ng kabayaran sa maraming bansa. Kaya po ay malaki ang inihahakot na dolyar dito rin sa ating bansa yung turismo na yan, tourism. Kumusta kaya dyan yung sa tourism natin, Arnold? Dahil marami palang limpak-limpak na dolyar dyan eh. Nasaan ba napunta? Ayon dito sa ating source ano, sa WTO, ang mga natatanggap po na salaping banyaga po pala, mula talaga yan sa international tourism na kung saan ay bilyong-bilyong dolyar. Halimbawa, noong 1996 pa lang po yan na report. Eh, paano na po ngayon? Ano, 2016 na ngayon, di ba, Lisa? At nakakahigit na yung perang tinatanggap na yan sa pagluwas po ng mga produktong petrolyo. Halimbawa, mga sasakyan di makina, mga kagamitan sa telekomunikasyon, o kaya mga tela o iba pang mga produkto o serbisyo. Kaya po, ayon sa report, ang turismo ang pinakamabilis na lumalagong industriya sa daigdig. At ito nga daw po ay kumakatawan ito hanggang 10% nitong tinatawag po na gross domestic product sa daigdig or GDP na tinatawag. Kaya sa
ang halagang ito ay hindi na po katakataka na sa karamihan sa mga bansa ay kabilang na ngayon po ito nga mga bansa mula sa dating Unyong Soviet at ang nasa iba pang nagmamadaling pumasok po sa international na industriya ng turismo. Kaya po, yung kinikita ng pamahalaan dito mula sa turismo nga daw ay ginagamit yan upang pagbutihin itong infrastruktura. Pero kumusta yung infrastruktura dito sa ating bansa? Ay, ba't ba ako natatawa? Wala naman ha, wala akong ibig sabihin. At ito nga po ha, pagpatuloy pa natin. Maglaan ng mas mataas na antas ng edukasyon dapat itong mga turista dahil sa tourism natin. Dahil nga, ay kayang-kaya naman dahil sa laki po ng kinikita nito. At dapat sapatan din po yung iba pang mga kagyat ng pangangailangan ng bawat bansa dahil halos lahat po ng pamahalaan ay nababahala na rin sa kanilang mga mamamayan at may mga hanap buhay. Itong mga trabahong na idudulot ng turismo po ay malaking tulong ito para masapatan ang pangangailangan po nito. Pero sana nga, ganun na nga po. Ano po? At para mailarawan pa, itong maaaring maging epekto ng turismo sa ating ekonomiya ng ating bansa, ay dapat isaalang-alang natin yung mga halimbawa dyan sa Bahamas, ay meron dyan na isang maliit na bansa ng isla na umabot naman yan sa bukana ng Gulf of Mexico na kung saan po ay sa pagitan ng Florida, Estados Unidos at ng isla ng Cuba. Itong Bahamas, mga mahal natin tagapakinig, ay wala pong itong pagmalakihang negosyo or agrikultura at halos walang likas po dyan na materyales na ginagamit po sa industriya. Ngunit po, itong mga islang ito po ay mainit-init na klima at malinis na tropikong baybayin po dyan. Kaya maliit lamang po ang population talaga dyan na bilang na halos noong araw ay nasa 25,000 na pala mga tao pa lang doon. Mga pala kaibigan mga tao doon eh, Lisa. Pero ngayon, ilan na kaya ang bilang pala, no? So, hindi natin na-search ulit. So, mga dekada pa itong 25,000 na mga bilang na ating mga kababayan. Kaya malapit na po sa Estados Unidos ito, ang Bahamas. Kaya po, sa mga katangiang pinagsama-sama po natin, ay maaaring magkaroon po ng isang maunlad na industriya ng turismo. Ano pa't ang kailangan lang nito ay mapaglaanan po ng mga turista ang isang kalugod-lugod at ligtas na bakasyonan. So, yan po ha. Dito sa ating bansang Pilipinas naman, lalong-lalo na po, napakaraming pwedeng mapagbakasyonan po rito. Okay, at susunod naman po natin ang karugtong po nito sa turista sa next Thursday na kung saan po ay talagang magbibigay ito ng impormasyon sa atin kung gaano kahalaga yung mga turista sa ating bansa, sa buong mundo at gaano na ito kalaki at anong maitutulong po sa ating ekonomiya ng ating bansa sa buong mundo rin dahil talagang hindi po natin ito nabibigyan ng pansin na may malaking salapi na pwedeng maitulong sa atin. Okay, yan lamang po ang ating turista. Para po sa susunod na Webes, ay tatalakayin po natin muli. Happy morning! Happy Morning Show! Ikaw ay nakikinig kay Miss Horizon Chaser. For your hair, gumamit ng organic materials, ang Green Salon ang bahala. Matatagpuan ito sa 12A Kamuning, Quezon City, in front of Delgado Hospital, telephone number 410-0054 or 0998-8628-065. Travel, nariyan ang Inland Tour and Travel Agency. Matatagpuan sa Corporate Building, 2nd Floor, 240 Rizal Avenue Extension, Puerto Princesa City, Palawan, Philippines. Telephone number 6348-723-1629 or 6348-434-1508. Happy.
Kailangan mo ba ang dekalidad na cellphones na any brand? O mga accessories dito, hanapin sa mga SM Malls ang widgets at ang AHA. Check, sigurado ka sa dekalidad at servisyo nito. Para sa gusto magpadisenyo ng lugar, building, bahay, ay ang Studio Supremo Architectural Design ang bahala. Pang-international ang disenyo ni Architect Errol Supremo. Para sa maayos na kinabukasan at mabilis ng serbisyo, ang S-West Bank Bonnie Serrano ang bahala sa iyo. Check, sigurado ka sa happy lifestyle mo! May hugot problem ka ba? Darito na ang sagot sa iyong problema. I-share ang iyong pinagdaraanan sa Dear Miss Horizon Chaser. Dito lang sa Happy Morning Show. Happy, happy morning! Naku, kakaiba na naman itong ating Dear Miss Horizon Chaser. Naku. Ang hirap talagang banggitin itong nilagay niyang lead ng ating sender, ano? Doon po sa mahilig umutang. Kasi ang title niya, Utang Gerang Friend. Kaya sabi ko dito, ano na lang palitan natin, palautang na kaibigan. Sabi niya rito, Dear Miss Horizon Chaser. Meron po akong kaibigan, mahilig po siyang mangutang o magmolest siya ng mga bagay-bagay sa akin. Okay lang naman po sa akin yon dahil kaibigan ko po siya. Ang hindi ko lang po magustuhan sa kanya, nung minsan na hindi ko po siya napautang, nagalit na po siya sa akin at hindi na po niya ako kinakausap ngayon. Ang mas masakit pa po, siniraan niya po ako sa iba naming mga kaibigan. At sinabi po niya na hindi daw po ako maaasahan na kaibigan. Kaya ano po kaya ang tama kong gawin? Iwasan ko na lang po ba siya o bigyan ko po siya ng chance na ma-realize ang fault niya at i-treasure na lang niya ang friendship namin? Payuhan niyo po ako, Miss Horizon Chaser. Thank you po. Or thank you so much po sa pagbabasa ng letter ko from Agnes. Nako Agnes. Mahirap ka naman ito. Ano po, lalo na kapag pinaghihirapan mo yung pera mo at basta nalang utangin ng utanggerang friend mo. Pala utang na friend, sabi ko na nga ba. Ay, ito po ay mahirap talaga. So, at lalo na kapag pinipilit ka, parang minumulis siya na siya, no, sa kanyang mga kung anong gamit meron ka ba para lang mautang. Naku, maling-mali naman po talaga yon. At hindi lamang po pala yan ng dinanas mo, Agnes, kundi etong si Agnes ay talagang pinagchichismis pa kapag hindi po siya pinauutang. Naku, gaano ba namang kabuti-buti naman yung kaibigan mo, Agnes. Pakurot nga yan sa singit. At palo sa puwet. Diba? Mga mahal at tagapakinig, hindi naman po talaga masama ang umutang. Diba? Ano, Arnold and Lisa, at yung ba natin dyan, sino ba yung nagpapabati? Na kung saan po, talagang lahat ng tao yata sa mundo, may mga utang. Kasi kung di ka uutang, magkano lang ba ang sweldo? Magkano lang? Yung magkano yung ginagastos natin sa araw-araw, di ho ba? Yung tingnan na lang po natin sa US, parang bawal doon ang hindi umutang. Lahat, basta mag-edad ka ng 18 years old, pwede ka nang umutang. Mas gusto ng mga tao doon na maging palautang tayo. Kasi ibig sabihin lang, ay gusto nating bilhin yung mga pangangailangan natin kasi hindi naman talaga kasya sa ating sweldo sa pang-araw-araw. Pero kapag po umuutang nga naman tayo, nililes yan,
ng paunti-unti doon sa nisweldo natin. Pero nakuha na po natin yung mga kakailanganin natin. Halimbawa, bahay, sasakyan, at maayos na mga kagamitan sa loob ng tahanan. Hindi naman po kasi natin yan mabibili ng isang beses sa sweldo po natin. Pero dahil po sa utang, ay makukuha po natin ang mga pangangailangan natin. Kasi ang hirap pong maging tao kapag wala po ang mga iyan, di ba, no? Ano, Lisa? So, normal naman. Pero po, etong karanasan kasi ni Agnes at yung umuutang sa kanyang kaibigan, ay may mali doon dahil nagbumuli siya na siya at chismosa pa siya. Di ba? Kaya po, maling-mali po yan kapag po personal na ano po. At ano bang susi ng maligayang umuutang? Or ano ba ang dapat gawin na umuutang at yung dapat na dapat din na action ng isang inutangan, 'di ba? So kasi una-una sa lahat, mga listeners, ako na lang, sample natin, ako nga nagpapautang din po ako. Pero once na nagpautang po ang inyong lingkod, pero huwag kayong mangutang sa akin, ha? Huwag kayong mag-text ngayon dyan. Ito, pinili lang. Bakit ko lang? Halimbawa lang. Pero wala akong papautang sa mga nakikinig dyan. Baka mag-text kayo sa akin at umutang. Wala akong pautang inyo. Sige. Ito ha. Siyempre ibig sabihin, ay umiirat kasi dyan ng tinatawag na isang mabuti kang tao . Kapag nagtiwala ka sa kapwa mo, ibinigay mo yung pera mo na pinaghirapan mo doon sa taong umuutang sa'yo. So, kaakibat dyan sa maganda mong pag-uugali. Kasi sabihin na natin na negosyo lang or may, tinutubuan yan nung ano mo, yung pera mo. Pero po, hindi po biro ang maglabas ng pera talaga. Lalo na po pinaghirapan mo talaga ito at alam mo na gusto mo rin na inegosyo. Huwag na lamang doon sa kawang gawa, negosyo na lamang po. Ano po? So hangarin natin isa, lumago yung pera. Hindi po mawala. Pero ang pagbibigay po ng pera at pagpapautang, parang ano rin po talaga yan na isang high risk po yan talaga. Pwede kang bayaran, pwede rin po hindi. Kaya may mga salik dyan na dapat maintindihan natin na walang masama sa pag-utang, pero may masama rin sa pag-utang kapag mali po ang paraan ng pag-uutang. Ano po? At lalo na dun sa mga umuutang na walang balak magbayad. Pero kapag po umuutang naman, iba po kasi yung umuutang na hindi tumatakas at balak naman po talagang magbayad. At kaya naman umuutang ang mga ito, wala nga silang cash, diba? Kailangan nga ng pera. Ba't ka utang kung may pera ka? Ako nga po, may pera, sige, utang. Utang kayo, diba? Pero hindi ko kailangan awayin ka, laitin ka, i-chismis ka. Dahil iba na yung personala na yon. Kaya dyan nangyayari tayo, mga Pilipino. Aminin natin yan. Dahil sa utang, aba, ibalandra sa Facebook, ibalandra kung saan-saan, i-chismis na kung saan-saan. Buong pagkatao, sira na. Dahil naman sa pera, deho ba? So, mali naman po yung maaari tayong mag-uusap yan. Halimbawa, hindi natuloy yung pagbabayad ng pag-uutang. Sino bang may gusto na hindi matuloy? Stress po yan, yung may utang. Diba no, Lisa? Yung may utang ka, stressful po yan talaga. Isipin mo yon. Ngayon, sana, depende yan sa taong umuutang. Kapag alam mo naman na yung taong manloloko, iba yon. Katulad nitong kay Agnes, na umano sa kanya, nagbumulis siya pa, at talagang handa pa siyang i-chismis ng mali, abay, paluin na yung sapwet, at ikulong na talaga, ay naku, mali. Hindi naman. Ibig sabihin, palo lang, at bigyan ng leksyon. Huwag na lang ikulong kasi puno na yung kulungan natin sa ngayon. Marami na po mga nakakulong. Pero po, lahat ng bagay naman po pwede maayos. O, dapat, huwag nang pautangin yung mga katulad ng umuutang. Ay, katulad ng karanasan ni Agnes, yung kanyang kaibigan na pala utang. Mga ganyan, huwag talagang pautangin na. Pero kapag po yung mga bagay na alam mo namang matino ang tao, at talaga po, halimbawa, negosyo, nagkulang lamang siya sa kanyang puhunan, siyempre, hindi naman kaagad-agad makukuha yan, mababawi yan. Bagaman kahit nakapangako na po yan sa inyo na ganito siya magbayad, ganito siya magbayad. Negosyo yun . Dahil ilalaan niya nga sa negosyo. Kung nagkataon nga, may valid reason naman. Nagkataon na hindi nag-materialize yung araw na gusto niya
para ibayad doon sa kanyang inutangan. Eh, ang gagawin mo ba? Sumbatan ng sumbatan, pati mga personal niyang buhay. Pati kung ano na ng mga pag-uugali, husgahan na ng husgahan. Naku po, ano na? Eh, di parang pinutol mo na yung inyong pagkakaibigan o pagkakamag-anak. Dahil siyempre, masakit na yun eh. Diba ano, Lisa? Yung dit-ditin mo na siya, tagtaran mo na ng text ng pagkahaba-haba telenovela, eh maniningil ka lang naman ng utang. Sasabihin mo lang naman sa kanya na, hoy, eto yung sabi mo, pangako mo na magbayad ka na tong araw na to, bakit di ka nakabayad? Diba, iksi lang nun. Tapos sasagutin ka lang naman, sorry ha, hindi ko inaasahan na hindi ako bayaran at hindi ko rin inaasahan na hindi magmaterialize yung inaasahan kong pera sa ngayon. Kaya kahit man gusto ko magbigay sa'yo at tumupad sa usapan, hindi ko pala matupad sa ngayon. Kaya pasensya na po, sorry na po, magkaroon na lamang po ako ng penalty. Masama ho ba yun? Ako nga, dekada na, buwan na, ganyan lagi ang reason sa akin. Pero, iksi lang ng text ko pa rin. So, sinasabi ko lang, sige po, basta magbayad ka ha. At magtubo, tutubuan ko yung utang mo ha. Ganun lang yun, di ba? Hindi yung pati pamilya, pati pag-uugali, sasabihin mo pa sa kanya, ano, sinungaling ka. Ano pa ba yun? Sa sinasabi, marami. Nagiging personal na. Tapos, napupunta na sa legal, demandahan. Ako, mas malaki pa yung expenses mo sa pagbayad mo ng lawyer mo. Tapos sa kaaway mo, isa lang dumami. Pati mga kamag-anak, chinismis mo pa rin kasi. Eh di pati yung kamag-anak nung inutangan mo din, eh alam naman nila mabuting tao yun, di naman talaga masama. Eh talagang nagipit lang at kailangan niyang umutang para lamang sa pangangailangan. At nagpakita ka naman ng kabaitan at tiwala. So ibig sabihin, hindi ka masamang tao at hindi ka bungangera at hindi ka mapagsumbat. Pero yung pala, mali-mali. Ngayon, syempre naapektuhan din pati mga pamilya nun. Ano mangyari? Away-away na. Lumiit na po ang mundo natin. Di ho ba? Bakit ganun ang mga kababayan natin sa ngayon? Ano po? Napapansin ko yan eh. Sahit saan na lang ako magpunta, puro utang. Tapos sahit na lang ako magpupunta, puro away din dahil naman sa utang. Una-una, sino ba ang may pananagutan sa pagkakautang? Opo, mali po talaga ang hindi ka magbayad sa utang mo. Pero po, kapag may valid reason naman, pag-ayos lang, basta hindi ka lugi, ang mahalaga, bayaran ka pa din. Hintay ka lang. Para pagka nagbayad siya, eh kung naman ngayon nangangailangan, eh kung halimbawa nga, mayaman ka naman talaga, mayaman, mayabang talaga, sasabihin lang gano'n na, eh, never naman ako uutang at hindi ako pala utang. Dahil nga, matalino ako, marunong ako, at hindi ako impulsive. Hindi ako padalos-dalos, at ayaw kong mangutang. Ganon si nagpautang, no? Talagang signal number 4. Pero hello, kahit hindi ka man po ganon, pero yung magsalita ka na sa pinag-utangan mo, eh, wala na. Naalis na yung kabaitan mo kung ano kang mabuting taong meron ka. Kasi nagbitaw ka na ng hindi magandang salita doon sa inutangan mo. Samantalang pera lang naman ang problema ninyo, eh dinagdag mo pa kung ano-ano ugali meron siya. Diba? Yung maliit na problema, nagiging malaki tuloy. Ganyan, mga kapitbahay, kaaway na, kamag-anak, kaaway na, lahat nag-aawayan, pera lang. Eh, kanino ba yung salapi na yan? Lisa. Di ho ba, dito yan sa mundong ito, kay taning-ning yan. Kaya pag nakipag-away ka at naghimagsik ka dahil lamang sa pera, eh di ang Diyos mo si taning. Pero kapag nagtiwala ka sa Diyos mo, sino mang Diyos mo, lahat tayo may kanyang-kanyang paniniwala at Diyos, di ka ba magtitiwala sa kapangyarihan ng iyong Diyos na yung umutang sa'yo, kapag di ka binayaran, ay mananagot siya sa Diyos mo. At ikaw naman, na inutangan, dahil mabait ka pa rin, kahit ganun na nga, hindi siya nakatupad sa'yo, eh pagpapalain ka naman ng Diyos mo sa ibang bagay. Diba? So, kung wala ka namang Diyos, eh, yun na nga. Mahirap yun. Talagang bigyan ka ng leksyon, palo sa puwet. Ano po? Pero yung mga
may takot sa Diyos dyan. Bakit di kayo magtiwala? At huwag nyo nang awayan. Hindi nyo alam. Tinatry lang pala kayo. Sinusubok lang pala kayo kung saan nasusukat ang kabaitan natin. Lahat ng problema na niniwala ang inyong lingkod, may solusyon. Halimbawa ako, ang pinautang ko kay Lisa, inutang ko din pala yun. At nangako din ako sa kanya. Di patay ako kapag di nakabayad si Lisa. Di ho ba? Pero po, alam ko na meron at meron solusyon na hindi nyo kailangan magrambulan, mag-away at magbigayan ng masasakit na salita. Problema na nga, lalo pa naging problema. Eh syempre, saan ka nakukuha ng inspirasyon? Di tulad ito, halimbawa Lisa. Naku, eto. Lisa, meeting nga tayo, Lisa. Ganito kasi yun eh. Ikaw kasi hindi ka naman tumupad sa usapan natin. Hindi ka nagbayad. At lagot ako doon sa hiniraman ko din para ipautang sa'yo. Mag-isip nga tayo, Lisa, paano natin masolusyonan. Di ba mas maganda yung ganon? Paano ka kaya kumita, Lisa, para makabayad sa akin? Di ba mas maganda ganon? Eh kung nagkakaldero si Lisa sa healthcare, ang dami niyang pautang din. Tapos ang dami niya rin utang sa healthcare. Ay, sige Lisa, tulungan na lang kita magbenta. Para kumita ka, may pangbayad ka sa akin, Lisa. O, di ba, solution? Hindi yung mga personalan pa, away dito, sumbatan. Ay, si Lisa, nako pala utang at hindi tumupad sa usapan. Napakasama yung Lisa na yan. Ano mangyari? De, yung chinismis mo, nagchismis na naman. Uy, yung Lisa daw niyan, umutang kay ganito at hindi marunong magbayad. Patay. Sira ang pangalan ni Lisa na hindi naman po talaga siya masamang tao. Napakaganda ng reputasyon ni Lisa. So yan pong nangyayari sa atin eh. Aminin po natin yung mga kababayan natin. Lalo na yung mga inggitera, yung gustong ibagsak, mahilig magbagsak ng mga reputasyon na may magagandang reputasyon dahil naman sa pera. Ano ba naman? So, eto po ha, kung tunay po tayo na nakalugod-lugod sa ating sarili. Di ho ba? So, isama mo na yan. Maging marunong, matalino at handang tanggapin kapag may dumating na problema at solution hanapin. Eh, may mga internet na nga po tayo ngayon. Mabuti pa eh. Mas madali na po sa ngayon, di ba? Na i-google mo lang kung anong problema mo. Okay na, makikita mo na. So, halimbawa, iba-iba ang problema ng nangungutang. Halimbawa na lamang, nagbebenta siya. Talagang alam mong hindi na po talaga siya kayang magbayad. Diba? Una sa utang, edi huwag mo na pautangin uli. Ganun lang yon. Habang nabubuhay yan, yung umuutang sa'yo, habang buhay din yan, na may utang na loob sa'yo. Diba? Yung umutang sa'yo, wala yung kapayapaan. So doon pa lang, nakaganti ka na eh. Hindi mo na kailangan nalaitin ba yung tao, bagsak na nga eh, ibinagsak mo pa. Diba, instead na magtulungan, pag-ibig, nasa na yung pag-ibig na iwasan yung mapaghimagsik na sa loobin. Kaya kapag naghimagsik ka doon, wala na. Tagumpay na. Kaya Agnes, yung klase naman ng kaibigan mo, mali naman po talaga yan, Agnes. At huwag ka nang magpautang dyan. At iwasan mo na rin siya na makipagkaibigan dahil talaga may ugali naman. Wala siyang valid reason na pautangin mo talaga. Ano po? At hindi mo na lang din siya alaitin. Hayaan mo lang. Umiwas ka na lang sa kanya. Yun lamang pong pinakamabuti. At humanap ka ng isang tunay na kaibigan na hindi pera lang ang gusto niya sa'yo. Diba, Agnes? Okay, so yan lamang po ang ating Dermis Horizon Chaser. At sa susunod naman po sa Webes, abangan nyo rin po yung ating mga sender kung ano naman po ang ating mapapakinggan dito sa Happy Morning Program. Okay po, at sana nga po ay nakatulong kami ng konti na mahimasmasan ang mga damdamin lang. Pero po, higit sa lahat na makatulong talaga is yung pag-pray tayo at manalig tayo sa ating mga Diyos. Ang Diyos ko ay si Jehovah. Doon ako sa kanya manalig. Ano po? Pero po, talagang naniniwala tayo na ang lahat ng bagay ay may solution po talaga. So, love, 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 pag-ibig. Kaya ang inyong lingkod, magpapaalam na po. May bibatiin pa ba? May huli? Ay, mga na nag-like sa Facebook, happy morning at marami pong salamat. At abangan nyo po talaga yung ipipicture po sa na inyong lingkod sa ibang bansa. Ay, may nag-comment pahabol. Si Beth ng Cubao, sabi rito, mangutang man ako sa aking friend, alam kong maiintindihan niya ako. So, okay, walang masama kung mangutang, kung naibalik naman ito sa hiniram. Ito yung mga nag-text, ito pa. Ma-delay man ako sa aking hiniraman, sinubukan kong
i-inform agad siya na di ako makabayad. So, responsable din siya, diba? Hindi yung parang baliwalain mo na lamang, alam mo may utang ka. Ito pa, kung pala utang man ako sa kaibigan, magiging aware din siya sa aking kalagayan. Kaya posible pa niya akong matulungan. Tama, para di na ako na humihiram sa kanya. So, yung magagaling yung mga nagkokomento sa atin, ha? Okay, so yan lamang po. Kami po yung magpapaalam na si Ms. Horizon Chaser po ito ng Happy Morning Program. Dito lamang yan sa DWBL. Happy Morning! Pag-ibig ang susi ng kapayapaan sa mundo. Bye! We love you all! Sumayin nyo ang isa na namang Happy Morning na programa. Hanggang sa susunod nating pagsasama-sama dito lang sa Happy Morning Show sa DWBL. With the air, like I don't care, baby, by the way.